si. So ngayon, ang makeup brand na bibida sa ating video ay ang Colorette. So mga atsi, ito yung color snap nila na edition. Alam naman natin na sobrang addict ko sa color tint ng Colorette. Na halos lahat ng shade meron na ako. Pero ngayon, itong color snap nila, first time ko itong itatry. Dati pa to, pero parang nag-stop sila dito na mag-produce. Pero ngayon, kinocontinue na nila. Tapos mga atsi, meron dito mga shade na dati na, na pina-improve lang yung formula. Tapos meron din naman dito ng mga new shades. So mga atsi, dati hindi ko ito tinatry kasi sabi sa reviews, oily siya pag nilalagay sa cheeks, tapos hindi siya ganun ka long-lasting. Ngayon, na-intriga ako dito kasi sabi, bagong improved daw yung formula nito, naging hindi na siya masyadong oily, tapos mga atsi, long-lasting na daw. Ngayon mga atsi, tatry natin sa video natin kung talaga bang long-lasting na siya. Ganto yung itsura ng packaging niya. Bali mga atsi, yung packaging nito, this snap siya. Kaya nga yung pangalan niya is Color Snap. Tapos mga atsi, ang nakakatuwa dito, di ba nakilala ang Colorette sa unique na packaging nila? Kasi dati, or before kasi, yung packaging ng color tints nila is yung parang Cutix. Na may, alam mo yung parang Cutix na, yung meron siyang brush, tapos, pag in-apply mo siya sa lips mo, nakakakaliti siya sa lips. Ganun yung unang packaging nila. Tapos, itong Color Snap, sobrang cute ng packaging kasi sila lang yung may packaging na ganito. Kasi, karamihan ng ibang brand, mga atsi, diba, sobrang common ng packaging. Pero, yung Colorette, nakilala sila sa mga unique packaging nila bukod sa maganda talaga yung mga product nila. Tapos, mga atsi, yung smell nitong Color Snap nila, amoy bubble gum. Nung bata, di ba? Nung bata tayo mga atsi, kung maaalala niyo yung smell ng bubble gum, ganun yung amoy nito. I-swatch ko muna yung color snap dito sa arms ko, tapos pipili ako ng shade kung ano ba yung i-apply ko sa cheeks ko. Bale, i-apply natin siya ng bare skin, tapos i-apply din natin siya ng on the top of the powder. So mga atsi, ganito yung packaging niya. Dito sa kaharap, dito nakasulat yung shades niya. So, ito si Beachy. Tapos, dito sa banda dito, may nakasulat. May nakasulat. Dito sa baba na to, may nakasulat na color snap. Tapos, mga atsi, dito naman sa portion na to, may nakasulat na dewy multi-stain. Tapos, nakalagay din kung ilang gram. 8 gram siya. Tapos, mga atsi, dito naman sa likod, nakalagay yung ingredients niya. Tapos, kung kailan yung expiration niya. Tapos, nakalagay din na cruelty free sila. Tapos, made in Philippines. So, mga atsi, eto, bali pag hindi mo pa siya nabubuksan, 2 years yung lifespan niya. Pero, in case na nabuksan mo na siya, on the day na inopen mo siya, 1 year na lang before siya ma-expired. So, mga atsi, eto si Beachy sa skin ko. Tapos, eto naman siya sa lalagyan. Bali at si yung kulay niya is peachy brown. Next na shade mga at si, eto naman si 100. Kulay ni 100, eto naman yung shade niya is popsicle red naman yung shades niya. So mga at si, third shade si Waves. Bali eto naman si Waves mga at si, yung shades niya naman is brick red. Last shade naman natin is si Blossom. Si Blossom naman mga atsi, ganito yung kulay niya. Parang siyang tulip pink. Itatanggalin ko lang yung blush on ko, saka yung nasa lips ko. Tapos, ang napili ko na ilalagay ko na shade is si Beach. Siya yung ilalagay ko dito sa cheeks ko. Tapos, sa lips ko na si 100. Ito, yung side na to, hindi ko siya lalagyan ng powder. Tapos, itong side na to, sa left side, lalagyan ko siya ng powder. Titingnan natin kung same lang ba na madali silang i-blend.
So mga atsi, eto nga pa, eto si Beachy sa cheeks ko, tapos eto si 100 sa lips ko. Parang ang fresh-fresh ko dito ah. So mga atsi, akala ko nung una si Beachy is sobrang light niya. Akala ko hindi siya magiging visible sa skin ko. Pero ganito yung itsura niya sa cheeks. Sobrang ganda. Sobrang dali niyang i-blend sa skin ko. Ito yung side na walang powder, tapos ito yung side na may powder. Same lang sila. Parang walang pinagkaiba kahit yung walang powder. Or yung meron man siyang powder. Same lang na madali siyang i-blend sa skin. Tapos mga atsi, sobrang pigmented niya nga. Tapos, nakakapag-add siya ng glow sa skin. Pero mga atsi, yung glow niya sa skin, kahit hawakan mo siya, hindi siya sticky. Hindi siya katulad ng iba na may glow nga na nabibigay sa skin mo. Pero sobrang namang lagkit naman sa peeling. Eto mga atsi, hindi. Lalo na mga atsi, pag nag-smile ka, makikita mo na nagbabounce yung ilaw. So, ang lakas niyang maka-fresh, tapos ang lakas niya ding maka-young. Tapos mga atsi, sa lips naman, hindi niya na-emphasize yung pagka-dry ng lips ko. Mas na-moisturize niya pa yung lips ko. Tapos, na-cover niya din yung dark na gilid ng lips ko. Mukhang may bago na naman akong kaka-addikan sa color tint. Mga atsi, sasabihin ko na yung final thoughts ko about dito sa Color Snap by Colorette. So, yung packaging niya nga, mga atsi, sobrang unique. Tapos, ang dali niya lang ding i-open. Tapos, so mga atsi, eto, malalaman mo sa kanya kung namali ka ba ng pagkaka-insert. Kunyari, tinanggal mo siya ng buo na ganyan. So, malalaman mo kung namali ka ba ng pagkaka-insert. Kasi, in case na malik ba or in case na baliktad yung pagkaka-insert mo sa kanya, maluwag siya. Unlike pagka tama yung pagkaka-insert mo, mag-i-snap siya tapos medyo mahirap na siyang buksan. Kaya hindi kayo dapat mag-alala in case na nasa pouch niyo siya, no worries kayo na matatanggal yung pinaka-cup niya. Tapos mga atsi, isa pa na gustuhan ko sa packaging nila, very detailed, nandyan yung mga ingredients, tapos nandito din kung kailan ba yung, or kung kailan ba siya may expired. Si yung smell niya naman, ayun nga, amoy siyang bubble gum. Ganun yung smell niya. Formula niya mga atsi, as in sobrang dali niya lang i-glide. Tapos wala kang tagging na mararamdaman sa kanya. Dali lang din siyang i-blend. Tapos, nakakapag-add pa siya ng glow sa skin mo. Kaya nagmumukhang bata yung skin mo. Mas maganda to lalo sa mga merong dry skin kasi in case na dry yung skin nyo, hindi niya ma-emphasize. So, yun lang mga atsi. Sana may nagustuhan kayo at may natutunan kayo sa video ko na to. Kung oo, please don't forget to like, share, and subscribe to my YouTube channel. Bye!